Ayan. Ganang umaga sa inyo lahat. Ang gawin natin ngayon, manghuli tayo ng ibon. Kasi maraming ibon dyan sa may sapa. Ngayon, yung gamitin natin ito, ang tali. At ito, abayan. Ito ang ibakod para dyan siya dadaan talaga sa daanan. Lagyan natin ang bakod kabila-kabila. Okay, kabayan, punta na tayo doon. Yung ibon na yun, yung tinatawag dito sa Cebuano na tikling, malaki yun, mga kalahating, mga 3/4 sa kilo. Parang manok na yun, kalaki. Maraming dyan sa may sapa, kabayan. Isubukan natin kung makahuli tayo. Okay, kabayan, punta na tayo doon sa may sapa. Okay. Lagyan natin ng bakod, kabayan, para sa gitna siya dito. Kasi yung tali dito natin ilagay. Kung walang bakod dito sa gilid, baka dito yon hindi dumaan dyan sa tali natin. Kaya lagyan natin ng harang dito. Dati ko nung ginagawa ito, kabayan, pag walang ulam, yan, hantik ako dyan sa may sapa. Ngayon, subukan ko muli kung makauli ako. Abangan lang nyo yung part 2 natin kasi mamayang hapon baka dumaan yung ibon dito. Sa part 2 natin ilagay kung mahuli siya o hindi. Yan, tama na yan, kabayan. Yung harang natin. Yun. Yung sunod na gawin natin, kabayan, buha tayo ng tali. Ito. Itong tali na ito. Lagay natin sa gitna. Tapos na yung tali, kabayan. I-plaster natin yung ganyan.
Mga bayan. Nalagay na yung tali. Yan. Pag lumaan siya dito, mahuli siya. Yun. Hintay natin hanggang hapon. Panorin lang ninyo kabayan sa sunod nating part 2. Kasi mamayang hapon, tingnan natin kung nakahuli. Pag nahuli, yan, i-video natin uli. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe kabayan. At i-click yung notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga video. At pindutin niyo yung all sa taas. May all doon. Pindutin niyo. Okay kabayan, maraming salamat at ingat kayo dyan. Sana gabayan tayo ng Panginoon. At hintayin niyo yung part 2. Pag nahuli na itong ibon na nilagyan natin ng patibong. Okay kabayan, ingat kayo dyan. Bye bye.